So eto na mga kaibigan, planong pag-atras ni Saul Sanchez sa magiging laban niya kay Casimero Cuadro Alas dahil sa Delta Rules ng Japan, mangyayari kaya? And before that mga kaibigan, please huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, alam naman natin no, ilang linggo na lang po simula ngayon ay big fight na or laban na ni Angas ng Pinas at ni Saul Sanchez. Pero naglabasan po mga updates ngayon patungkol nga po sa planong pag-antras no ng kampo nitong si Sanchez dahil po sa Dirty Rules na pinapatupad ng bansang Japan no sa mga boksingerong lumalaban sa kanila. Ang tinutukoy ko po dito yung mga bentang laban, yung referee na pumapabor sa paborito nilang boksingero, which is mamaya daw ang mangyayari, paboran daw si Alas no ng Japan Boxing po mga kaibigan, which is magiging benta yung laban. Alam naman natin hindi yan iba no dito sa Japan dahil nga po tulad na lamang example ni Naoya Inoue na sa bansang Japan lamang lumalaban, ayaw niya po sa ibang bansa no, dahil kapag kami mga decision fight or doon yung unanimous decision, automatic doon po sa boksingerong Hapon na pupunta ang decision at pagkapanalo. Yan pong iniiwasan ngayon nito nga pong si Saul Sanchez. So hindi naman Japanese itong si Casimero mga kaibigan. Bakit po natatakot itong si Saul Sanchez at bakit ngayon niya pa sinabi? Well alam naman natin habang papalapit po no ang laban ni Sanchez dito kay Casimero Cuadro Alas, naglalabasan po yung mga issue na ganyan dahil nga po sa mga problema na yan, alam natin na mas papaboran po ng Japan Boxing eto nga pong si Alas kumpara kay Sanchez. Anong nasasabi ko dito at bakit papaboran? Para hindi mangyari yung magiging laban po ni Naoya Inoue at itong si Casimero Cuadro Alas, kaya siya papaboran itong Japan Boxing. Sa side naman po ni Saul Sanchez, eh wala namang problema no, basta maging fair lang at maging maayos po yung laban. Tignan nyo mabuti, ilang boksingero na po ang dinaya ng bansang Japan no. Eto nga pong si Naoya Inoue, ang dami niya nang nakalaban ng mga Pinoy boxer. Yung huli po na talagang pinataob niya at sinasabing bentang laban, yung laban po kontra kay Marlon Tapales no. And very obvious yung kitang-kita po natin. At yung pagturok po ng mga pinagbabawal na gamot no, yung sinasabing pain reliever, pinapayagan po yan sa bansang Japan. Pero sa ibang bansa po, tulad sa Amerika, sinuusuri po yung mabuti bago ka magturo kasi atleta ka, lumalaban ka po sa sports, especially sa boxing no. Baka maging ano po yun, pampalakas pa ng katawan no, pampabuhay, which is bawal na bawal po. Sa side naman ng ating Angas ng Pinas, wala namang problema kahit saan po siya lumaban. Alam nyo si Casimero ang gusto niya knockout. Kailangan po maging maganda ang laban niya kay Sanchez para mapansin nitong si Naoya Inoue. Kailangan po sinisigurado ni Angas ng Pinas na aabotin lamang hanggang round 5 hanggang round 6 ang laban niya kay Sanchez kapag ka ito'y talagang natuloy no. Hindi pa kasi natin masasabi na 100% matutuloy ang laban dahil kapag ka napapalapit ang laban ng isang boksingero, nagkakaroon po yan minsan ng mga aberya. Patuloy ko kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.